Inanunsyo ng US President Joe Biden ang mga hakbang na isasagawa ng kanyang administrasyon upang sugpuin ang child labor noong Lunes sa gitna ng pagtaas ng mga ulat ukol sa iligal na pagtatrabaho ng mga migrante menor de edad sa mga mapanganib na industriya ng US. Batay sa report ng mga opisyal sa US, nakakita ang Labor Department ng halos 70% na pagtaas sa child labor mula noong 2018, kung saan kabilang ang mga delikadong trabaho. Samantala, nagpahayag din ang mga opisyal sa isang conference call nito lamang Lunes na sinisiyasat ng administrasyon ang pagtatrabaho ng mga bata sa mga kumpanya, kabilang ang Hearthside Food Solutions at mga supplier ng Hyundai Motor Co. Lumikha ito ng Interagency Task Force sa Child Labor at planong itarget ang mga industriya kung saan ang mga pagdabag ay malamang na mangyari para sa mga pagsisiyasat. Matatandaan ipinagbabawal ng US Federal Law ang mga taong walang pang 16 na taong gulang mula sa pagtatrabaho sa karamihan ng mga factory setting at ang mga wala pang 18 gulang ay pinagbabawalan sa mga mapanganib na trabaho sa isang planta. At yan po ang Newsbeat of the Day. Ito si Lucky Bermudez. Magandang hapon. Newsfeed.